We are back mga kaibigan, solid na laban yung paparating Shopify Rebellion kontra Team Liquid lang naman. Mainit na ako. Mainit na umaga. Mainit na umaga. Sobrang mainit. Stretch dito. So, 2-0, ilagay mo na for Shopify Rebellion. Grabe ads yan. Sorry. Parang bastos ka. Oh. Inaano may liquid ah. Plus 1-an mo ba yung liquid eh. 50,000, 50K. Bakit naubos na? Mapuan lang. Ano yun? Ba't nagkaganon? Ay, na mapuan winner. O yan, 50,000. 50,000. 50K. Ayan. At bawal sa 2-0. Ay, bawal. Okay na yan. Eh, maganda. Pasok na tayo sa draft. Pasok mo na yan. Kumbaga, suntukan na to. Ayan na. Ang pogi talaga ni Abid, no? Abid is my meepo. Abid is my face? Abid is my meepo nga. Abid is my meepo. And yun na nga, eto na yung ating first 2 pick, Darlalaro, yung Shopify. Yeah, tinake na nila agad si Anigma, mag-ingay. Sa kanan ko, Anigma para dito nga sa kupunan ng Shopify Rebellion. Habang favorite lang ano yan. Favorite ng Shopify. Kahit nagkakatalo sila, pinipick at pinipick pa rin nila itong Enigma. Uh-huh. Pero let's see kung mapapagana. Balita ko si RTZ kinukuha ng Team Liquid yan bago pa makuha si Nisha. Pero gusto ni RTZ package. Pag kinuha nyo ako, kukunin nyo rin si Crit. Ngayon, ang sabi ng Team Liquid, eh, hindi kami mag-a-adjust. No thanks kung ayaw mo. Ano kasi, itong... maintindihan mo rin kasi yung Liquid, more on parang, ano na sila, kumaga, hindi lang parang magkakakamay, kumaga, parang na din sila magkakapatid. Oo. Oh. Kumaga yung... Bond Brothers. Bond Brothers talaga. Kaya nga si RTC, ganun din. Yes. Ayaw niya iwan si Crit. Total, matagal na rin sila. Best buddy. Oo. Best buddy. Diba? Pero ito, sa tingin ko, ito kailangan mawala sa Shopify pa. Yeah. Si Tito mo. Si Tito Bulbasaur. Si Tito mo Bulb. Bulbasaur. Si Tito mo Bulbasaur eh. Medyo alat skin. Ang pogi talaga ni Abid. Oh. Side view pa lang, panalo na. Medyo awa ba kayo si Abid? Balita mo. Wala. Labas ako dyan. Labas ka dyan. Labas ako dyan. Wala akong alam. Hindi lang nanginginam. Pero nakausap ko. Last time nag-usap kami ni Abid eh. Sa chat namin. Teka lang. Share pala natin live stream no. Abid versus Nisha ilalagay ko na title. Diba? Share mo naman yung live natin. Last time nakausap ko siya. Baba natin eh. Hindi mo sinishare yung live. Si Abid. Share mo. Ayan na. Ayan. Sapilitan ah. Gusto mo, sapilitan ah. Magagalit ako. Sapilitan ah. Enigma, undying. Okay. So far, undying. Medyo tumaas yung win rate. Diba? Compared ng mga umpisa kasi yung baba nung... Kanina si undying talo sa pick mo. Ah, yun. Yun. Yun yung natalong ano. Hindi pala mataas yung win rate. Mataas yung pick rate. Pick rate. Pick rate. Si Lol Basur daw sabi ni Boss Jusel. Shoutout sa'yo. Good morning. And guys ah, sa lahat na nandiyan dyan, kung isa-share ninyo lahat ng live stream natin, national hero yan si Abid. Ba nakakalimutan nyo na? Kung sa inyo, sa tingin ko, yung mga ibang tropa natin mukhang natulog na dahil umaga na rin. Umaga syempre, na rin. Siyempre, puyat na rin eh. Tama ka dyan. Pero syempre, doon sa mga bagong gising, guys, ayan, kung help the stream, napakadali lang gagawin nyo. I-share nyo lang. Walang bayad yan, guys. Oo. Kumbaga, wala namang mangyayari kung i-share nyo, diba? Pero malaking tulong para sa amin na yung mga ganyan. Pero syempre, good morning muna sa lahat ng mga viewers natin sa Facebook and YouTube and Twitch. Yes. Kumbaga, kayo, mga tunay na MVP. And kung kagigising mo lang, buddy, good morning sa'yo, diba? Sana all kagising lang. Sana all. And at least bukas, pahinga na tayo. Bakit? 27 na bukas eh. Kumbaga, last day natin mamaya. Mamaya madaling araw ulit. Oo, hanggang diretso na yon. Tapos wala na tayong cast ng diretso na yon. Ako, kaso wala akong... Ako, may photoshoot ako ng 27 kasi. Ayan na naman sinasabi ko sa'yo. Major na major. San-san ka na napapadpad. Babalik ako agad. Ayan, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Kaya idol na idol kita eh. Boss, panotis live po. Oh, notice mo. Yes po, Sir Frank Jones. Live pa po to. Notice mo. Alin? Yun, yung nagpa-notice. Notice mo. Ayun na nga, na-notice ko lang si Frank Jones. Ah, oo. Oh. Good morning, quality dude. Sana, for sure yan, Sir Joseph. Oo naman, yes. Shopify Liquid yan eh.
Walang ano dito, walang tapon sa matchup na to. Sabi ni Sir Enrico, binigyan nga tayo ng solid eh. TI champ sa TI champ eh, diba? Ito tapos naman, Shopify Shopify Liquid. Shopify yung mga kinas natin for today's bid. Sabi dito ni Sir Enrico, dami 2-0 ngayon, puro sira pa lang sa oo, plus 0 for point. Sure. Kahapon, puro 1-1 naman, ngayon naman, puro 2-0. Marami yung 2-0. Shoutout sa amin ng mga anak ko. Ayan, shoutout po sa mga family mo, yes. Sir Enrico. Ayan. Ito, shoutout kay Leonard Paulo. Ayan, mga trop, ano to eh, mga tropan nila, Boss Cook. Boss Cooks. Sila, Boss Cooks. Happy viewing. So, they went for Enigma nga dito nga po, no? Tsaka dying habang tiny ni Boxy. Gusto mo ba yung tiny ni Boxy dito? Analis, tingnan mo yung ban dito ng Team Liquid. Puro hero ni Crit yan. And bali, and kami nakita kong post kanina, 12 different heroes na sunod-sunod yung ginawa ni Arthur. RTC. Oo, ni Arthur. Oo, ni Arthur. Pa-shoutout boss, Jules, kain almusal while watching quality dosi yun. Shoutout sa'yo, Mervin. Sarap, kape, okay, pandesal, no? Yes. Sa umaga, tapos nanonood ka ng Shopify vs. Liquid. Yun ang maganda. Tapos isi-share mo pa. Yun ang maganda. Talaga. Pinaka-dabes yun. Ito, favorite ni Insania, Crystal Maiden. Maiden, eh, hero talaga niyan. Tsaka mag-benefit kasi lagi yung tiny support sa CM dahil nandun yung aura. Mm-hmm. Mm-hmm. Matik yan. Shoutout to Chris Sarmiento. Ayan, magandang umaga. Loads pa shoutout dito sa Australia. Puyat nakakanood. Ayun, shoutout sa Sir Errol. Pare, isa tayo lang tayo, boss. Oo, isa tayo. Isa tayo. Talagang pag may mga major, eh, alam nyo naman, nasa inyo na yun kung papanoorin nyo siya ng live o papanoorin nyo ng rerun, di ba? Yes. Boss Jules, magja-jollibee ba kayo ni Jay mamaya? Oh, kita mo ha. Depende kung dadagdagan may mo. May mga testigo tayo ha. May mga testigo tayo. Yung balat doon. Depende kung dadagdagan mo. Siruto ka diba? Na sa, siruto ka sa prediction, sa drop. Drop wise. Sa ngayon. Siruto ka na. Sa ngayon, lugaw. Pag dinagdagan nyo, jollibee. Ayun. Mautak no, direct. Andaya, natalo ko ng 2-0, hindi sasama sa Jollibee. Sa ngayon, lugaw lang, tsaka palabok. Pwede na rin, di ba? Shoutout daw, Master J. Oy, Boss Anjo Paul de los Santos, galing pang London. Aba, yun mga, ayun yung mga ano eh. Yung mga tropa. London Bridge is falling Boss down. Eh. Boss Jules, pa-shoutout naman po si Anjo, jowa kong galit agad kagising palang hatid ko pa to pa uwi. Ayun, shoutout sa'yo, sir. Ek-ek, pati na rin sa jowa mo. Lugi nga dun. Galit na agad sa'yo. Maghahatid ka pa pa-uwi. Eh, ganun. Parang di ba... Ay, saan naman sabi mo? Woman. Alam ko yung meme na yun, ha? Di ba? Woman. Woman. Woman nga naman. Shoutout din kay Ayan Sisi. Ayan, magandang umaga. Pero ito, back to the drop tayo. Lina yes. In first. Okay, hindi priority ng... press both teams. Kasi sa third pick pala ko, eh. Kumbaga magkapatid kasi yan eh. Init at lamig. Lina and Crystal Maiden, the rivalry ng Primal Beast ni Abed. Ayan. Ayan na. Nung ito si Primal Beast nung qualifiers, mainit yan eh. Oh, ngayon Autobahn, ngayon parang hindi pinapansin masyado eh, 'di ba? Hindi naman tayo nag-iba ng meta, 'di ba? Kasi nga mas maraming priority na mas okay. Mas okay. Oo, 'di ba? Correct, correct. So, Primal Beast, potential Abed hero kung sakali. Pero mas gusto ko makita si Abby dito ng Storm Spirit. Wag na. Storm Spirit is back. Maganda. Feeling pa-shoutout ko. Po kay LJ Sutterfield. Your bashing is the key. Silver button is ayan. Ayan na. Ito mga tropa sa Jensen. No? Happy viewing. Hero ni Abed. Ember. Hindi na Storm. Ano ba? Ember. Storm Spirit nga yan. Maniwala ka sa akin. Doon ito mo, nasa likod o. Hindi na nga. Si Daddy Lulbo. Hindi na nga nagpipik si Bulbo. So, tingin ko na... Bitawa mo yung mouse na. Bitawa mo na mo yung mouse. Last time kasi siya nagpipik, oh, diba? Siya nagda-drop. Ngayon, si Fly na talaga eh. Ano ka muna dyan? So, safe si Abed. Amo, nag-ice-ice lang si Abed sa... Sabi ni Abed, yes. Yes. Hindi na ako maging storm lagi. Hindi na si Bulbo yung nagpipik. Pag nakita... Automatic, pinipindot. Di ba may meme nga yun yung kay Abed yung reaction niya? Oo. Na parang kumamot na lang. Pa-shoutout, boss, from CDO. Ayan, shoutout sa'yo, sir. Boss, Chan kailan Michael. Yung playoffs? 28 po, no? Boss, Diyos, wala na ba yung mga nagbumura sa'yo? Eh, wala pa eh. Nang palag yan. Ito si Alexis, yung nanood po. Hindi naman nag-highlights to eh. Sino? Tulog blinto sa baba eh. Ano? Shoutout kay Alexis Jan Aliga na tinatamad. Matamad yun. Ano yan? Ay, huwag ka, nilibre ako to silog. Ay, huwag nga pala, baka hindi matuloy yung libreng vape ko. Sa, ano pala yan, masipag...
Mac, maka 2-0 lang Shopee, Jollibee na agad, sabi. Eh, kasama ba kami dyan? Pangit yan, pag hindi kami kasama. Sama. Ayaw mo lang kasi sa Jollibee talaga eh. Ayaw mo lang dun. Natok na kasi yung tao, maawa ka naman. Kala ko ba sama tayo? Depende. Sa hirap at sarap. Hindi, pag pinagdagdag, Jollibee. Oo. Okay. Bisa kailangan mo lang din ng ano, motivation. Pero clockwork, so tiny mid. Tiny mid. Ang gagawin. Gagawin na rito. Hindi kasi nila Ember, okay. Pero ano kasi kailangan Ember, once na maano siya rito, pulverize, pwede na siyang mabura. Uh-huh. Unlikely kay Tiny, medyo makunat, di ba? Mataas HP, at the same time, kailangan nila ng jajump sa backline. Ito, Boss Jules, sinahanap ka daw ni Yoma. Sino yun? Sino si Yoma? Inahanap ka daw. Yoma? Oo. Trop, ay, company ano yun? Ni Cart yun dati. Ah, ni Cart. Oo, oh, company Cart yun dati. Bakit Boss tinanggal sa WXCC? Blank si Darkstar. Ay, labas ako diyan. Labas pass kami diyan po pass sa mga dyan. Question. Ito ha, grabe yung tumaya ng 250 naging 250k. Totoo po yun, totoo guys. Yun, technical guys. Director namin, 250 10 parlay times 1000 250k. Perfect, guys, ang pag-parlay. 'Di ba? Papalag ba Shopify sa mapan? Oo naman, palag tong Shopify Rebellion kung titingnan mo yung drop nila rito. Meron naman silang Lina, na which is nasa meta talaga ngayon. Meron silang gagalo sa map na dinosaur, yung primal beast. Mm-hmm. In the same time, meron silang pang late game, yung Enigma. Yes. So, magkakalaman to kung ano yung carry ng pares na team. Unless mag-carry NP dito yung Team Liquid. Pansin ko, like, kasi Lina na, ay, hindi, sabay Lina na pala to. Pansin ko recently, si ano na yung pinag-mimid nila, si Mikaina. Tapos si ano na yung nagkikin? Hindi, swap lang. Swap. Paiba-iba, no? Paiba. Nung nakaraan kasi, nag-adjust eh. Nung kinas natin, Queen of Pain yung nilagay lang sa taas. Pero supposed to be, ano, mid talaga yun. Ang carry talaga nila, Lina. Hindi natin, malay natin. Makita natin. Saber dito, Light, no? Is the key. Aba. Kahapon, puro paldo parlay ng mga DID sa madami nagka-Jollibee. Sobra. Oo, sobra. Literally, hindi nga lang Jollibee. Pa-branch na eh. Oo. Branch na nga kukunin eh. Ano bang gusto mong makitang hero dito for Shopify Rebellion? Mukhang ano na eh, mukhang Artizi Lina na to eh. Ang kulang na lang nila bale ay support or post-4 kasi gusto ko makita yung post-4 Enigma. Yun dyan na nga, post-4 Enigma nga. Hindi post-4 Enigma. Pango 4. Pango, ay ano, Pango mid to eh. Pango mid. Beast, post position 4. Ah, okay. Oh, tingin ko, position 4 yung Enigma eh. Ang pangit magpa-farm lang yung Enigma abid, eh. Abid yung gagamit naman ng Primal Beast, oh. Ayaw mo pa nun. Oh, saan yung Pango? Offlane? Ang gulo mo ah. Offlane? Hindi ako, tansya ko. Primal Beast talaga position ko. Pwede. Si ano? Kasi na-counter na tutuluyan si Primal Beast eh. Makulit yan si Daddy wala, Crit eh. Hindi. Once kasi na maraming disable, wala lang kwenta si Primal Beast eh. Mm-hmm. Tuwing may BKB ka lang makakakombo. Tignan mo yung ano pa lang yung battery result, hindi na makaka-skill doon eh. Pero ikaw dito magde-decide ka ba na carry na yung i-take mo o i-off i-carry na tong NP based sa lineup? Kuha ka na lang ng offlane. Magaling kasi si Zay eh. Tingin ko ayun na. Zay na nga ano to, Nature's Prophet. So Ember yung Ember mid? Hindi, ano? Tiny mid. Ember mid. Mickey carry na tiny. Ayos din. Inisip kasi nila, yung Tiny, may pang-clear kasi sa Idolons. Oo. Yung 3 grab. So, ox lang. Sucks lang. Oo, kumaga. Training stage. Dito okay. Malalaman, kanino ka ngayon dito. Oh, ayan ha. Pang 0-3 mo na Shopify ito. Shopify ako eh. Hindi, based on drop. Based on drop nga, Shopify nga ako. Oh, based on drop. Galit ka ba? Hindi naman. Ayaw, kala ko galit ka. So, ako ha, goal for Team Liquid dito, Boss Jules. Dami nilang jump eh. NP. Tiny and Ember sa Lina. Clock pa. May clock pa. Sama, wag na si clock, isama yan yung tatlong. Pero kasi iniisip ko, kung all-in sila sa Lina, makalimutan nila Enigma. Ano kasi hero ni Abid eh? Ano lang, pare silang panggulo lang dito. Pag walang black hole, parang ang hina kasi. Yun lang, pag walang black hole. Pero nga po, once na may black hole, anong pamigil nila? Wala. Sabagay. Hook lang. Hook. Prediction mo yan. 0-2 ka nga kanina eh. Ako 2-0. So, I'll go for Team Liquid. Ako ang mas ano sa'yo ngayon. And then, superior. Pinataya ako si Boss Alvin Gaiman, Shopify. Oh, oo.
parang konsensya yun. Oh, konsensya mo yan. Bahala ka. Oh, again, alam mo na kung ano yung mga ano mo dyan nakataya. Eh, ba't kasi pinataya mo? Doon dapat ako ang tinatanong niya kasi ako mas magaling sa atin sa... Magaling? Ano, nanalo si Boss kahapon dalawa dahil sa akin. Ah. Oo, oh, diba? Kahapon ka lang magaling pala? Hindi na. Kahapon ka lang magaling? Hindi na. O, ba't ganyan natalo ka? Malaki. Ha? Eh, kahapon wala akong bet eh. Malas okay. Kung kahapon na wala akong bet, hindi ako nag-bet. Oh. Lahat ng prediction tama. Ngayon naman nag-bet ako, talo. Hindi na, magsasorry na lang ako agad kay Boss Alvin Beltran dahil wala, liquid eh. Base drop ah. Lods, kapi tayo. Asan na? Asan? Asan? Pinay talk. Ayun na, si Zay. Mag-best friend kasi yan eh. Ayun na, tira mo. GL Arturito. Arturito, mas Arturito. Arturito. GL nga rito, sabi ni Zay. Since ano kasi sila? Since EG? Former EG? Pa-shoutout, Boss Brownie. Eh. Asan? Shoutout na. Pa-shoutout, Boss Brownie. Good morning. Tyron Parungaw. Ayan. Ano ba yun, mga taga Cebu? Parang kinano kayo, Parungaw. Kasi si Abing Parungaw yun eh. Uy, pero ni siya immediately the ward. The best player? Ito sakit. Nga, Ward. Masakit yun, ha? Shopify. Oh, dun pa lang. Easy, ano yun? Easy money. ROI agad din support. ROI talaga. Return of investment. Sobra pa nga, eh. Tumubo pa. Shoutout kay Carlo Maliari. Ayun, guys, sa mga shoutout, relax muna tayo kasi game maganda tayo. Maganda lang. Tsaka ano to, guys, eh. Sana maintindihan nyo kami. Focus. Dahil ano to. Eh, don't worry, pag mayroon tayong dead air dyan, guys, or may time na pwede naming mabasa pag yung shoutout. Maganda, ano, naipag-intera kayo about sa game. Kasi, Boss Jules, ganito, di ba? Maganda yung opinion. Mabasa natin. Sino tanong? Tingin ko, hindi, yung mga example ng comment. Tingin ko, Shopify, Boss Jules, kasi... Maganda yung comment. Yun, at least may topic. Pero diba? Top lane natin, nagkakabakbakan. Play dito, mukhang super play. Tsaka yan ang gusto ko sa'yo, ganado ka. Gusto mo nang i-play by play ito, Nisha. Matitake yung first blood, guys. And syempre, that first blood is brought to us by Rivalry, the official sportsbook partner of Lima Major. Paano yung play? Kung yung mamamatay dito, crit, madadami pa ba? Pakita mo nga yung husay mo sa play-by-play ngayon, sir. Try natin. Ayan, sige. Ayan, guys, pagbibigyan tayo ni Boss Jules ng play-by-play. Ako, analyst mo ngayon. Nice one. Then, di nyo natatanong kasi, guys, before yan sumalang talaga na caster, ang bayad dyan kay Boss Jules, malaking halaga para mag-cast lang ng game dati. Eh, di wow. Play-by-play pa yan. Pati PUBG, kayang-kaya. Lahat. Latay kinas. Uy, pero yun lang, masyadong maaga yung flight of peace ni Nisha at na-deny ni Abid. Yeah, well played si Abid doon. Ito, para saan match tong individual players ato sa bit? Match, oh, match sobra. To. Ito, ano na lang eh, pagalingan na lang mag-dota kasi ni Dota ang Dota. Yun na lang eh. Pagalingan ang team play. Hindi. Kumbaga, individual, patas eh. Hindi, pag individual kasi, kung sino lang yung mas Dota ang Dota, misa kasi may mga moody ang player eh. Mm. Kuwari nga, magaling ka. Bukas, hindi. Kinabukas, magaling ka ulit. Kumbaga, depende kumbaga sa kising mo. Kumbaga, nights off. Mm-hmm. Ganun. Off night pala. Ayan. So, let's see. Kung sino ba yung mas dotang-dotado sa dalawang mid player natin. Tumawa tuloy si Boss Alvin Beltran. Shout kay Boss Alvin Beltran ng Jack in the Box. Pakitaan yata ni Abid ko, Boss Lucha. Uy, pero Zay, low HP sa top lane. So, nilagay nila yung Primal B sa top. Okay. Supply yun sa bottom. Ayan, ako mag-a-analyst sa'yo for this game, ha? Sige. Very nice. Magigising ka din yan, eh. Para makasama kita sa Jollibee mo. Alam mo naman, kulang ako pag wala ka, eh. Hindi na. Na. Luto pa ako, ha? Magkasama tayo sa sarap at hirap, eh. Tas iiwan mo ako ngayon. Para ka namang others niyan. Hindi na. Pero bottom lane, as we speak... Lamang talaga sa last seat yung Tiny dahil napapatay niya. At the same time, yung Idolons and middle lane natin, medyo lugi si Abid. Ngayon pala nagbote si Abid, ha? Mm-hmm. Six pa lang yung last seat niya compared kay Ember. Sabagay, lugi talaga siya kahit mangyari dahil flame guard. Hindi pa enough yung magic para matanggal yung absorb. Feeling ko sa middle lane natin, Boss Jules, magkakatalo to sa power run. For sure. Oo, dun magkakaalaman tong dalawa eh. Tsaka sa mga refill. Yan. Dun naman eh, power rune tsaka refill ipebe. Dito kasi sa top lane, ang kasama ni RTC, secret, mahirap eh. Kumbaga,
Pag nakakaldag yan, Boss Jules, yung trample, tapos makakonect mo yung combo, like kahit level 1 na LSA lang. Perisol kasi para lakasin for sure. Grabe, tinuloy yung bako na ginagawa ni Emerald. Pero bottom lane, mukhang mamamatay ata si... Uy, pero na-deny. Well played. Pero patay pa rin. Insane niya nga rito kahit nabasag nila yung tome. Pero okay na yun. Yeah, diba? Well played sa part ni Enigma doon na talagang hinabol na nila agad din sa tree line. Hindi yep. na nila binigyan ng pagkakataon yung Crystal Maiden dito na madali. Pero magre-refill ba siya ng bottle? Feeling ko kailangan refillan eh. Hindi na tumipi sa gitna. May iwan kasi yung carry niya. Minsan may times na hindi mo pwede kailangan iwan yung carry. Oh. Diba? Wala kasi din laman yung bottle eh. Pero maganda naman kasi doon. Full health, full mana naman yung Ember. So okay lang. Hindi parang ipaprioritize. Okay. Ang sakit mo, Nisha. So, now we know na mas dutang-duta si Nisha sa ngayon. Kasi tinan nyo naman, last hit, 19-5 to 14-5. Ibig sabihin, talagang nag-dominant yung lane ni Nisha compared to kay Abe. Pero who knows, kasi laning stage pa lang naman yan. Eh. Minsan nagkakala mo kung sino yung gumagalaw. Kailangan lang naman din ng level dyan for sure ni Abed. Pero dito sa bottom lane, Sir Jules, talagang makati yung tuplets. Ay, hindi mo pwedeng basta-basta yun talaga yan. Sa kompleto. Sino makakuha? Yun lang, mas mabilis yung kamay ni Abed. Eh, Pinoy si Abed eh. Sa Europe naman kasi walang shoplift dyan eh. Kumbaga lahat ng tao meron dyan. Din. Meron din. Pero may CCTV na sandamakmak eh si Abed sa hood. Hindi. Pag okay pinag- yan. Hindi yun. Pangit itong, ano, experience. Pag kaya mabili sa, ano, kamay. Pinoy eh. Pinoy eh. Mabili sa kamay, di ba? Pinoy. Alam nyo na yun. Pero ito, bottom lane, grabe naman. Ngayon, si Tiny naman nilabigin nila sa dito, sa bottom lane. So, semi-struggle yung lane ng Liquid. Pagdating dito sa Enigma Undying, parang, ang hirap pa makapatay ng bottom lane. Paano, uh-huh. paano sila napapatay? Undying lang yun. Wala naman disable yung Undying, di ba? Yup. So may mali na nangyari. Ito ang mali, Sir Jules, sa taas. Ayan na. Naipit. Naipit. Hindi, naipit eh. Oo, oh, naipit eh. Kaya akala man, oo, akala man. Hinihintay ko mamamatay. Oo, oh, hindi, yun. Hindi yan eh. Naipit. Naipit. Magaling si Boss Jules. Gusto ko yan. I'm looking forward talaga sa play-by-play ni Boss Jules. Wala pa. Relax na kasi kayo, guys. Akala ko, inaantay ko yung second, ano mo, yung second paragraph or sentence eh. Hindi, minsan kasi okay na eh. Oo. Diba? Pero top lane, mukhang mamamatay ata si Krill, pero wala. Hindi na nila ito totally commit dahil may istan pa dito si, ano eh. Protected ng tower plus 3 armor eh. Tsaka tigas one lang, dito. One lang, one lang ba? One lang sa tier 2 ba yung plus 3? Sa tier 2, plus 2 lang. Sa tier 3 yung plus 3. Alam ko kasi 3, pero 1 na lang pala yan. 1 lang. Yung regen natin yung base, sabi mo yung regen. May regen din kasi armor tsaka regen dagdag ng pag nasa level 1 tower. Kaya makita mo, mapansin mo mamaya kay ano, Pango pagkilig. Pagkilig si Pango. Ayan, kaya, ang regen ni Ember 4.9. So, makita natin mamaya kung magiging ilan. Oo. Pero ito, 6 minutes, power rune. Ito na nga sabi ni Jay kanina, napaka-importante. Sino ang swerte? Naku po. A bit with the haste rune. Malas lang. Malas lang si Nisha sa part na yun. Malas lang si Nisha. Pwede niya kasi minata. Pero nakuha mga kaibigan pero, si Boxy. Aba nangyayari yun ha. Boxy. Namatay nga sa top lane dito. Hindi lang nga lang natin nakita. Pero... Shopify doing great dito sa game number 1 natin ha. Sa dalawang lane. Parang almost is a win-win. Middle lane lang yung medyo nahirapan. Pero tutusin parang 50-50 na rin. Ang kinalabasan. Gagandahan kasi dito kahit hindi nakakuha ng power rune yung Ember Spirit, meron na siyang play, remnant eh. Kaya umuwi parang, na lang siya sa base para... Parang kuka lang. Oo. Oo. Kasi yun yung mga maganda sa may mga spell na kaya bumalik agad eh. Ember, kuka. Yes. Diba? Then last hit niya din with 41. And 99. Tiny, nice. Si Tiny rito parang hirap na hirap yung buhay ah. Naku yun lang si EMNZ niya. Hindi ka ba pwede mag... Aray ko po nawala. Dinako naglaho na parang bola. Yun na nga yung sinasabi mo na parang may mali, no? May wala namang talaga. Disable, pero yung tuplets and ano lang, digi-digi lang, sapat hindi, na. Hindi ka pwede ma-out position. Isipin mo kasi, Enigma and Undying yung kalimo. So, sobrang hirap pag nagpatalo ay totally. Kung titingnan mo yung item ni Tiny, patrits pa lang. Excited na tuloy ako mag-teamfight. Pero, crit, delikado mo. Patay ata si crit dito. Walang way.
Ayan pa, dumating pa si Nisha. Dahil nandun nga si Nisha, save the day. Bilawian, ano? Naku, Abed with the rotating sa bottom lane, mamamatay ba? Mukhang mamamatay, pero mauwi. Nice black hole para kay Saber Light na na-takedown nila yung Tiny. And Ember, yun nga lang, ubus sila sa Ember, yung Blightstone, nasa naku. Well played si Nisha. Okay na sana eh. Ang ganda na sana ng plano ng Shopify dito. Pero the rotation by Nisha and on point. Ang sakit nung slide. Yeah. Talagang dama-dama dahil may corrosion eh. Tatlong kills yung nagawa nun. Na-involve siya, Sir Jules. Isipin mo sa top lane, slide. Tapos suddenly tipi sa bottom para makakuha ng dalawang kills. Sobrang well played after rotating, kahit na nandun si Abed, since na-expert naman na yung Rolling Thunder, out na rin siya, pero naka-inbi dito si Box, kaso na-deward. Nakita siya eh, nakita na siya. Nakita siya dito nung sentry. Nasulyapan. Yep. Nasulyapan siya dun sa glit. And fly, trying to, pero ito, yung instant replay. Well played yung black hole dito, sabi mo nga, Sir Jules, pero mas well played, eto nga ang sinisya. Muntik pa nga siya madamay kung didikit siya. Buti, I think namalipes ba siya sa part na yon or na-bash lang siya ni Abed with a squash buckle. Pero all in all, yun nga guys, tatlong kills, involved dun yung Ember yep. Spirit and as of now 1k alamangan for Team Liquid. And that is the replay Protoss by Predator. Pero to, grabe si Nisha, non-stop aggression. Naku, narakit yun ha. Narakit nga, mukhang yep. Mamamatay ata. Giyatay ata si Saberlight for sure. Isang slide. Chuchuchuchuk. Hindi. Oh, matik yun. May grips eh. Ano yun eh, pretty, kumbaga, estimated na ni Kuya Monisha yung mga ganun bagay. Na-nishify, ano daw, na-nishify daw yung Shopify, sabi ng tropa natin. Pero grabe beast performance dito para kay Nisha. Top lane natin, anong gagawin nila? Gusto nila patayin si Zai, kaya ba? Pero wala, hindi enough eh. Kala ko pa naman may pulverize na si wala Crit. Pang ano, wala pang kalampag ng katre wala dito para kay Crit. So, nice attempt, no? Ma-force out nila yung TP yes. Doon. Pero kagandaan ng mga sa Nature's Prophet, pagka ganong klaseng sequence, TP lang din eh. Gamitin niya lang yung sarili ng TP na skill. Pero Saberlight, rotating sa mid. Gusto nyo nang i-take down the first tower. Pero, power rune sila makakuha. Mukhang liquid data makakuha rito ah. Liquid nga. Kaso yun nga lang, sobrang asim ni Fly. Mamamatay pa ba siya rito? Abid with the Rolling Thunder. Kauna pa nga si Clock. Pero nandun si Nisha to the same by the day and TM dito. Naku po, damay pa. Damay-damay. Tatlong kills yun. Ha? Well played si Nisha. Nakuha niya pa yung undying. Pero sa top lane, napatay nila dun. Sir Jules, habang nagpe-play by play ka sa part na yun, nakuha din nila yung Nature's Prophet. Eh, kakatipi lang din yun. Tsaka alam ng Shopify na walang mangyayari backup sa top lane kasi nagigera sa middle lane. And yun yung maganda nangyari sa Shopify. I think na yes, yung Ember nakakuha ng maraming kill, pero suddenly nakakuha din naman tayo ng kill kahit paano. Diba? Nade-delay. Tignan mo, 5-6. Grabe naman, sobrang yaman talaga nung ano. Dami ng kills eh. Dami kasing kills eh. Dun, kaya mukhang mayaman sobre Ember dahil dun sa kills. Samantalang yung Pango, kahit paano, si Abe, hindi ba siya sobrang baon na baon eh. Going for deep, yun na rin man siya rito eh. So as of now, kailangan muna ng Shopify Rebellion na lumilo lang muna. Masakit din to kasi pwede na rin sumama mamaya Sir Jules yung Nature's Prophet eh. Pa level 6 na din tong level 6 na din tong clockwork. Si ano na lang si Insania na lang yung hindi nag C6 dito and yung Undying pares post 5 natin. Ilang mes din kasi sunod-sunod dumating si. Lalo Undying no. Oh, parehas sila eh. Pero ito 2 months old para side ng Liquid dito. Gusto nyo nang baka pa ni Tiny kasi alam nila eh tutulok na sa baba eh. Nakapwesto na eh. May mauhuli ba? Ay da, tumalon na si Crit. Pero na toss, hookshot will be connect. Mukhang mamamatay yata si Crit dito. Eh, takbuhan na parang side ng Shopify. Pero Ember, tamang talon sa backline. Yun lang hindi umabot. Eh, na-freezing ko yung Bios. And si Fly na nga lang ang magiging trade. Nice TP by Enigma nga rito. Pero sayang ha, muntik pa siya doon, tutusin. Nahuli na ng Cotis
si Ember. Medyo nag-hesitate din agad sa part na yun yung Shopify. Nag-decide sila mag-back to support yung mabibigyan sa part na yun. Kaso once nandyan talaga si Nisha, ang hirap lumaban for Team Liquid. Potential tower take na sana yun for them kung nakuha nila yung sila. Mo, ang lakas na ni Ember sa early Natos kasi fight. Agad si ano eh, si Crit eh. Wala eh. Automatic matatos naman siya pag nag-uwan sa nag-ano siya eh. I mean kung nauna siguro yung pulverize, baka ano pa. Pwede po. Wala rin siya. Ang damage kasi pulverize eh. Hindi siya ganun kasakit pag solo, di ba? Yep. Sakto lang. Talagang, masasabi ko lang doon, aware lang din talaga yung Liquid. Nakita mo yung ginawa, sobrang solid. Parang binibit nila yung Tiny. Alam nilang, ano na eh, almost 12 minutes na kasi kanina, alam nilang titik na yung Shopify ng first tower eh. Okay, advantage, 8-8 yung ating score. Halos mababasag na dito yung gitna. And Nisha, playing with this Ember Spirit na sobrang solid nung galawan, ano, entitahimik lang yung mga course dito ng Team Liquid. Siguro, sa part na lang ni RTZ, Sir Jules, yun yung pinakabawi nila later on. Basta sumakit na rin dito si Arthur. Uy, pero yun lang, off-cam, pinatay nila yung Pangolier, pero ito, na-hook siya si Primal Beast. Nakupo, Ember tumalon, pero na-black hole and Laguna nga, yun lang, huminto na. Yung dominant ng Ember dito, and suddenly, madadamay pa ata si Miki na deep view, and rolling, and mukhang madadamay pa nga si Miki dito sa middle tower, triple kill for Abed sa kanyang Pangolier. Ang ganda na sana, kala ko maubos ng Strike to Peace yung Bacaline, pero the black hole by Severlight and Laguna. Mali siya ng ano eh, ng ni-remnantan. Eh. Sa tingin ko, sumobran lang. Sumobran eh. Kumbaga yung kaninang ginagawa niya, di ba? Wala kasing kaya sa mabay sa kanya kanina. Kasi nga lang, Bilacol Laguna, baka mabu. Baka mabu talaga. Kumbaga sa play na yon kala nila mabibigwasan nila dito yung Shopify Rebellion. Pero yun nga, that's too much salt para dito na. Kay Nisha. Speaking, eh sabi ni relax lang. Tuloy-tuloy pa rin. Kung yung ginagawa kanina, ganun pa rin gagawin ko. Papatay at papatay pa rin ako, sabi dito ni Nisha. Same pa din yung play, no? Well played pa si Boxy doon. Layo niya. Siya pa nakapatay with the rocket flare. Wait, si Clock ba? Si Clock pa yung nakapatay gamit yung rocket flare after the slide. Pwede nga. Naka-KS. Naka-KS pa nga ng kill. Pero Abid dito kanina, triple kill. So, yung item niya medyo manadagdagan. Diba? Mm-hmm. And for RTC, mamaya pa natin makikita ito guys eh. Alam naman natin, Lina. Maganda naman dyan, ano, hindi siya napapansin. Hindi siya nagagalaw. Kung kailan kasama siya, well played pa, napatay nila dun yung pa, Ember Spirit. Misa na ka siya sumama, ang ganda pa, anong nangyari. So ngayon, mga kaibigan, chill lang. And match update lang tayo, no? Aster nanalo po. Kontra, yung mga ano, nagpapanalo. Chinese team, saka po Chinese team. Natin replay. Natin kanina, ayun, no? Wala na rin siyang mana eh. Tatlo. Tapos wala siyang teammate. Naka-Rolling Thunder pa tatlo, yun. Tatlo pa lang, ano, SS ang ginamit. Oo. Rolling Black Hole Laguna. Laguna. Ewan ko na lang pag nabuhay ka pa. Pag nabuhay, dinaya. Pag nabuhay, dinaya nga doon sa nangyari na yun. Pero Ember, kailangan niya siguro BKB o kaya saan siya maging next item niya. Dire are scanning. Maganda rito for Shopify. Feeling ko maging greedy si ano eh, si Saberlights mamaya with the blink eh. Maganda sila makauna eh, para ma-utilize nila yung black hole later. Or mas gusto mo yung more on counter. Counter-counter na lang, counter punch. Shopify, siguro pag may dagger BKB pwede sila mauna. Pero as long na walang BKB, hindi pwede mauna Shopify. Pero eto, naka-jetpack na pala yun. Grabe naman si Boki. Ito na yung TP. Si Zai, TP yung bottom na root. Agarims na rin kasi si Zai dito. Racing feel, grabe naman. Overkill para... Na-frostbite na eh, kumbaga wala nang HP. Hindi, ano kasi, sayang daw oras eh. Para magamit naman daw ni Insania ng proper yung kanyang freezing feel doon, no? Pang ano din. Pang surbulan. Yun lang po. Nati world pa nga. Ang daya, may vision yung pag. Tulak lang, no? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Okay, gusto ko to yung maging next item ni Ember, which is good. BKB, minsan tayo mga Pinoy, sa sobrang tipid natin BKB, patalo na, tsaka palang binubuo. Diba? Mga sakit na ng Pinoy yan, eh.
Hindi naman nila mabibigyan doon si Saber Light. Try nila nga i-bait. Pero hindi sila abit, Sir Jules. Sakita mo na si Fly. Uy, pero hook will be connected. Primal Beast. Kaya pa ba ito si Boxy? Naku, ang grabe slow kay Chris. Hindi niya agutan. And, uy, na-root nga lang. Mukhang mamamatay pa ata. Aray ko. Ember. Oh, grabe. The place. Nakita mo yun? Hindi rin pwede mag-fully commit sa high ground eh. Kahit na na-drop nila doon yung tombstone, ang hirap i-contest dito sa taas. Wala. Kita mo si Abe doon, hindi na nga rumolling tatter. Huwag na, bigay na natin, sabi ni Shopify. Awkward masyado lumaman dahil hawak na na eh. Hawak na ng ano eh, liquid yung high ground eh. Mm-hmm. Pero kahit na gano'n, nakita niyo yung momentum dito ng Team Liquid. Nakakasabay pa rin naman, hindi natatambakan yung Shopify since 2K pa rin naman to, never pang umangat ng 3K. And again, si RTZ po eh, tahitahimik lang. Pangatlo siya dyan in terms of net worth. And Abed, kahit na nahirapan sobra sa lane Ember, mas maraming kill sa kanya. Kita mo naman dito, pangalawa pa rin. Nasasabayan niya pa rin ng bahagya. May mga kill din kasi si Abed eh. So, kanina, trumiple kill, diba? Trumiple kill ka kanina eh. And at the same time, pagpango kasi, mabilis mag-farm eh. May nandun kasi spam eh. Spells eh. So let's see kung anong hintayan ang magaganap. Siguro mga BKBs. Yeah. Lalo na kay Ember. Paso si Chris mo mamamatay yata. Pinulburize na lang. Para si matesting at least, no, ni Chris. Kasi walang bawas since naka-flame guard. Eh, wala. Ganun talaga. Dotes na dotes si Kuya Monisha, guys. Palong-palo, no? Mayroon kasi ang Ember pag nanalo sa lane, tapos nakakuha na maraming kills. Alam mo, mag-i-snowball siya eh. Aagay may storm, may corrosion, tapos isang slight, sobrang sakit. Sobrang sakit nung parang iniwan niya. Pero ito, Boss Jules, sinaantay mo. Kompleto na yung BKB ni Nisha. Yep. So talagang ready to fight. Wala pang BKB, ready to fight na yun si Nisha. What more? Pero, uy, yun, pero lang. Yun lang. CM na naman sa ba? Okay lang. Pinatay ng kapatid niyang si Lina. Not good too also for Liquid. And also, BKB na rin yung Tiny. So, I'm expecting mag-smoke na to yung BKB? Oh, BKB si Tiny. Literal first item? Nagay ko Saber, syempre muna. And then, BKB yung naging next na item. Bakit? Ready to fight na nga. Mga team fight wise na yung gusto nilang pairalin. Pero mukhang magro-roshan yung Shopify. Mahirap to ha, kasi halos lahat nasa may right side dito for Team Liquid. Don't aware sila, may rocket flare kasi. So, ang dali lang nila matunugan kung may Roshan ba, nagro-Roshan ba dito or what. Pero meron kasi silang black hole. Oo, and tombstone as well. Dito sa loob ng pit. So, kahit na ma-rocket flare man yan, question is kung co-contest ba. Mukhang bigay na ata ito, RTC. Kumukulit lang yung Crystal Maiden. Malayo kasi yung ano nila eh, yung Niche Prophet. Pero pwede pa siya mag-TP anytime. Ayun yung hookshot, Sir Jules. Ayan na, pero BKB will be, ayun lang, patay agad yung lock, tapos creep dito na combo. Ganda nung pulverize. Nasaan yung ano, nasaan yung Ember, hindi siya makalapit, hindi siya rito, and yung NT, hindi na nga nag-TP, alam niya na. Yeah, and that Roshan kill, syempre, brought to us by Vortex, mga kaibigan, for your PC upgrade, go for Vortex. Kahit na kayang lumaban partida, hindi pa nagamit yung black hole dun, Sir Jules, kasi hindi din totally nag-commit, no? Kumbaga parang snatch na lang yung gusto nilang magawa dito, yung sa hookshot. Yun na lang gusto mangyari ng Liquid dito, eh. Kumbaga, agawin yung niluto na itong Shopify dun sa Roshan. So, Ages of the Immortal for RTZ, sign of life kahit na lamang ng 3K dito. Ang ganda nung decision making, gusto ko nakita na nag-gamble, mag-Roshan dito yung Shopify. Kasi alam nilang ilang talaga dito yung Liquid. Kahit sabihin natin may pares na BKB na, basta may black hole talaga, Sir Jules, yun yung pinaka-strength ng Shopify. Yep. Hindi pa ka natin nakikita yung fully potential ng black hole. Yung clash mito or yung black hole dito ng Shopify. So let's see. Chichill muna. Kasi ultimo sila, may BKB na din dito eh. For Saber Light, yun din yung pinaka-importante sa kanya dito. Hindi siya mapo-frostbite, hindi siya ma-searing dyan. Para tuloy lang yung black hole talaga. Wala makakapigil yung black hole, kundi ano lang, hookshot, no? Hookshot lang talaga. Kailangan matindi-tinding angle dito, guys. Yun lang. Itong clockwork. Isave lagi. Kaso ang problema, pag ganung na nautusan siya mag-initiate, wala nang kakansel ng black hole, no? Wala nang kakansel ng black hole. Oo. Kaya dapat si Tiny yung nag-e-start ng fights. Kaso nga, dahil BKB first item, hindi pa siya mapanggo ngayon. Kailangan niya ng tagay.
Kailangan niya ng abs, kailangan niya ng data load. Maraming kailangan item yung Tyler dito. Ayan, confident mga kaibigan yung Shopify ngayon na medyo umadvance pagdating sa mapa. Ano sila? Balikatan lang. Dito sa baba yung kupunan ng mirroring lang, Sir Jules. Shopify sa baba, nasa taas naman dito yung Team Liquid. Nakawan sila muna ng resources. Pero nakapag-push eh, una yung Team Liquid ng Tier 2. That's why makokontrol na nila ngayon yung outpost. And dito palang gagante yung Shopify na pwedeng dumefend kung sakali yung Liquid. Pwede nga. Pero di na rin sila pa pala de-defend. Sa gitna. Sa ngayon, wala pa nangyayari. Tamang kuha muna ng mga key items for sure. Lipnir, buo na. Para dito kay Lina or si Artolito. Sabi nga ni Zay kanina bago mag-start yung game, GL. Good luck, Hubbard. Pang ano lang eh. Pampatanggal aggression lang muna yung Aegis na nakuha dito ng Shopify. Binuo pa rin niya Echo Saber. Kailangan niya, wala siyang attack speed eh. Yung Echo Saber kasi instant siya eh, na second attack. So for Ember Spirit, next item will be Aghanim's para talagang ano na, in the zone na mag-remnants. Mas mabilis, no? Usay dito, BKB na rin. Pero hookshot will be connected. Boxy, wala. After mo hookshot, tuto pala yung backpack. It's time to go. It's time to go. And malapit na rin naman na yung BKB ni Crit. So kahit wala pang BKB, di siya takot mag... Initiate, pero yun lang. Makakapag-out kasi ng Rena. Kung may kasama sana si Lina doon. May kasama or more damage pa for Lina. Hindi na kaya ni Ender. Wala nila ng at least one player pa doon. Siguro kahit Primal Beast para lang ma-pulverize, no? Ma-hold. Yun yung importante para pre-shot na. Kasi may Glepnir LSA na to eh. So tatlo na yung potential hold mo kung yung dalawa na yan yung magkasama. And going for Blink Dagger yung Lina. Talagang ano din, ha? Kailangan niya na magandang position kasi. Yun yung number one kalaban niya dyan, yung position niya. Walking Midas yan si Arturo. Ala. Ay, dyan. Mamaya, kung mahuhuli nila, no? Saberlight yung magiging big time player dito for Shopify. Nasa kanya bola, Sir Jules. Kailangan hindi mag-messed up yung black hole talaga. Kanina pa nakapasay bola sa kanya. Hindi niya na pwedeng ano. Ano yun? Turnover? Parang basketball lang. Di pwede mag-turnover. Eh, pero ito, 4 months old for Shopify. May mulibos sila. May nakita sila. Si Tiny. Nakaramdam si Mickey eh. So, Mickey. Grabe naman yung spider sense dito. Buti, nakaramdam. And may blink na din yan. Pwede silang gumo. Pero they need to defend their top lane na ngayon pinupush nung Ember kasama yung Nature's Prophet. Kailangan mag-react ata ng Shopify. No? Piniping na nila. Pero wala naman ng creep wave. So back lang. Kornada yung smoke dito, Sir Jules, ng Shopify. Pero lapit na nung blink ni ano, ha? Lina. 400 gold na lang yan. And Aegis will be run out para sa side ng Shopify. Kahit paano nagamit naman nila to turn objective. Diba? Hindi nga lang nakaka-high ground pero ati. Yung dalawang mid laner daw natin, ha? Proud Capitenyo, Cox and Abed. Shara. Yan, lugi. Pag naka-jetpack, nalipad lang eh. Hindi. Pag-agrip sa linyan si Lina eh. So, magliparan sila dyan. Oo, oh, liparan silang dalawa. Pwede. Pero Mickey, pwede silang gumaw dito kung sakaling si Arturo. Lambot yan, pero may DD sa may left side. Yun lang, tumawag si Imaginer. Sabi niya, teka muna. Gusto nakikita ko, 14-14, 6K. Phone call muna si Imaginer. Uy! Huli! Huli, ha? Huli tayo. Huli ka, ha? Guys, kinuha ng liwanag si Boss Jules ng 3 segundo. Dalawa lang. Kung di pa ako sumigaw, 5 seconds ka nun. 5 seconds violation. Ang violation, 3 seconds lang. 5 seconds ka sana, hindi ako, medyo, ano pa eh. Ikaw na nga yung play-by-play natin, eh, ina-attake pa. Hindi, kunin mo yan. Kailangan tap, sinimula mo, tatapusin mo, tama, Direk? Oo. Galing nga, din ang tamay pa. Parang ako pa yung nakapikit, ha. Nababaliktad mo na naman ako, ha. 3 seconds violation. Anong oras nagyari yun? Direk, mga 26 minutes ng game, no? 3 seconds ka. Sayang, di ko na naman, di ko na videoan. Huli pero di kulong daw, oh. Huli pero di kulong. Sabi naman, viewers. I know! Relax lang kayo dyan, guys.
waiters tayo eh. Tapos ilang oras na tulog ko kanina, ang sakit ng ulo ko, hindi na ako nakatulog eh. So, tumagal yung game. Dahil nga inigma sila, Shopify, so Liquid, wala silang pang-handle talaga eh. Kaya ba nila late game? Kaya naman, yayaman kasi si Zay eh. Pero ito na yung smoke. Kung sakali, ito yung mga sneaky Balboa ng mga observer watch. Yan yung mga gusto ko nakikita ng observer watch, Sir Jules. Konti lang yung vision. Pati nga yung mga viewers sa Facebook sabi, delikado sa pay-play videos. Pero na, may nahuli, inigma, nawala ng parang bula. May energy pa pala guys, may energy pa. Meron pa naman. Kaya pa ni Boss Luigi. So outpost control once again for Team Liquid. Si Derek, kung di mo get over, tama ng tama. kinuha ni Lord. Kinuha ni Lord 3 seconds. Kinuha ko ni Lord 3 seconds eh. Tapos nagising ako sa'yo, demonyo ko eh. Nagising ako sa'yo. Buti ka ginising kita kasi kung hindi, bibidual na naman kita noon. Live na live tayo, gaganon ako. Hindi, magigising ako noon. Nialabanan ko nga, ang hirap labanan eh. Nalalo lang. Ha? Nananalo lang yung atok ko. Oo, nananalo lang siya. Pero isa match lang. Isa tie. Match lang? What? Umirit ka pa. Mapapiga pa ba sa energy ni boss? Mapapiga pa naman. Na-replay ko na. Nakatulog nga talaga si boss Jules. Oh. Nag-post lang din ako. Isusum ko nga yun. Pwede yun eh. Abed! Ano yung ginawa ni Abed? Oh my God. Rolling si Abid. Okay lang. Rolling lang naman yan eh. Hindi pa pwede yan. Abid, panay ang kape ha. Panay ang kape. Bandang ulit, pinagalitan mo pa si Abid. Ikaw yung nakatulog eh. Swerte. Yo, wala ko, mapagalitan mo pa si Boss Abid natin dyan eh. Labanan mo ang tukso, boss, sabi. Oh. Wag ka daw sasama, boss Jules. Wag ka daw pumayag. Hindi tayo makunin papayag. Ka na liwanag. Hindi, niligtas nga kita eh. So may utang na loob ko sa akin. Hindi na. Niligtas. Nakatali mo. Niligtas kita sa 5 seconds violation. 3 seconds na kung di pa ako sumigaw. Gulat siya guys eh. Pag sigaw ko. Nabuhayan eh. Oh, teka lang. Oh. Ito na. Ayan na. Oh. Isod ha. Bigyan mo kami magandang play-by-play dyan ha. Isod ha. Pero walang rolling thunder kasi nagamit nga. Tignan mo. Kung titignan mo yung peso ng liquid, aware sila. Na may something species na nangyayari at hindi nila kita Shopify rito. Okay. Kita mo naman yung rocket player doon kahit na nakasmoke yung Shopify on point, no? Alam ko nasaan. Basic, sabi nga dito ni Boxy. Basic daw kay Boxy. Sila naman magsasmoke, Boss Jules. Ayan na, pag nag 5-on-5 to, ha, lupitan mo ha. Ito na. Hookshot. May ma-hookshot ba? Wala pa, easy lang daw. Pero Zion Rider, Zion. Tagal mag-team fight. Typical offlane na semi-carry. Pero may Roshan na. Ito yung magkakaalaman. Na-check na rin ng Team Liquid since gumamit nga po sila ng Rocket Player. Medyo mabagal yung Rosh. Potential ng Liquid. Mabagal. Pero kaya, oo. Oh. Basta may pick-up, Sir Jules, pwede yan. And ngayon, sila Abid na naman. Kung paano yung ginawa nila kanina, mga ganun naman yung gagawin, ha? Delikado to para sa Shopify. Ipit sila. Uy, grabe naman si ano, tumalon. Pero na-hookshot. Pero yung tiny rito, yung 3 body, nawala yung buhay. Uy, Abatos. 4 mga support dito. And nice black hole nga ba? Para sa side ng Shopify, tiny mamamatay. Pero hindi, yun lang yung lina sa backline, natalo na. Pero umukhang ubos and nag-buyback lahat. Pero Abed, nagwawala na rito sa side ng Shopify. Doon lang nalugi yung Liquid dahil 3 heroes ng Shopify rito. Sulit yung apat na buyback, Sir Jul. Kinumit lahat yung buyback para lang... Apat na buyback, Sir. Natrap din kasi yung Ember Spirit sa loob ng pit eh. Tapos sakto pa yung pasok well, din ni Abed. Yun nga, kailangan iwasan ng Liquid. Yung mga ganun black hole. Mm-hmm. Yung black hole kasi, full duration doon kay Tiny. So, wala. So, Roshan, mga kaibigan, pangalawa yan, plus yung Aghanim Shard, and that Roshan, syempre, brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go for Vortex. Na-bait out sila doon. Na-block, even though napatay agad yung Lina, worth it yung buyback, tsaka maganda doon, Sir Jules, alam mo kung ano. After nila mag-smoke, wala sila napatay, gusto manap ng kill ng Shopify, di ba? Pero hindi sila nakakuha ng kill, nabawi nila yung outpost. Yun yung naging crucial, kaya
Nakabalik din sila agad sa team fight. Kasi kung walang outpost, parang feeling ko... Abid against the world yun kanina. Oo, abid lang talaga. Abid lang sa kala. Uy, pero top lane. Gusto nilang patayin si... Yun lang, may Aegis naman to, pero... So, malayo yung teammates. Malayo, mukhang dieback ata to. Ginagawa ni RTZ, guys. Wala lang hookshot. Pwede siya mag-BKB TP. Yun lang, grabe no, naman! Yung out! Oh, hindi niya pa inano agad ng BKB rekta habang hindi, naga, may delay ano. Talaga. Kahit ispam mo yon, kahit anong klaseng ispam mo sa BKB mo, kahit sirain mo yung keyboard mo, may ma, pag may sakto-sakto yung skill na mababato sa'yo, mauna talaga yun. Ay, 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 pag-BKB. Ayun na, nag-commit na si ano, ay, nanonood na si ano, ang tawag rito. Si Yatoro nanonood. Yatoro Lawis. Si Balawis. Wala, walang buyback, Sir Jules. Ang malupit na ito. Mababasagan yung hookshot. Hookshot. Three volley. May mga matay ba? Pero nakatar. Si ano to? Benhur. Ayan na, Boss Jules. Ikaw na. Ano ko eh. Oh. Ikaw na magtuloy niya. Sinimulan mo yung malupit na play-by-play mo sa Roshan kanina eh. Muna ko na yun. Masatala na muna ko. Kuya tao, pag sigawin mo pa ako. Now you know. So ngayon, wala guys, sumuko. Ako na ulit magtutuloy. Ito si Ring Chain. They need to defend Team Liquid. And here comes Mickey. Three volley, pero kailangan mag-ingat. TP, di naman na-stun siya doon ng konti. Pero ito na si Balawes. Bulawes, gustong i-trample dito yung mga nasa backline, especially the support. And gagamitin na nga mga kaibigan yung pulverize. But there's the black hole coming from Saberlight. He caught that clockwork. Sama mo na rin yung Tiny ni Mickey. Basag yung Parax, pero guys, basag naman yung mukha ng Team Liquid kahit nawala si RTZ and Zai going to fall as well, and looks like Team Wipe ubos pati pagtubos yung lang. Team Liquid and Abid with a trifecta na naman dito, mga kaibigan. Abid lang sa kalam. Guys, 4v5 yun ha. 4v5 yung laban na yun. Walang lina. Sabi ni Abid dito, mas papatay-patay ka, RTZ sa taas. Ako na. Hindi, sabi, parang... Hold mas, my beer, sabi ni Abed. Hold my beer. Parang mas okay pa atang... patay. Wala ka sa klas siya. Pero yun nga, recap... Wala mga buyback yan, ha? 50 seconds down dito yung Ember Spirit. 40 seconds, wala rin dito yung Nature's Prophet. Gagantay ng high ground for sure, Sir Jules. Dito second tower siguro. Dalawang second tower siguro ang pwedeng i-force ng Shopify. Dahil wala pa rin naman buyback si Lina rito, eh. And recap dun sa... kaninang clash, ang ganda na naman ng black hole ni Saber Light. Laging si Tiny. Dalawa lang, sapat dalawa. Na. Oh, dalawa okay, lang, sapat na. But, sa tingin ko lahat ng black hole, once na si Tiny. Kasi, si Tiny kasi, pag hindi siya kasama sa black hole, yung three volley, ubus buhay niya dun. Mm-hmm. Diba? So, talagang, pwede na si Tiny na lang lagi i-black hole mo. Okay, eh, gusto ko yung item choice ni RTZ dito. Hindi niya ipipilit yung more on right click type na Lina. He wants disable, Sir Jules. Sight of Vice, yung magiging next item choice niya. Gusto talaga nilang ma-lockdown okay dito yung Team Liquid. Pero, mas okay din ata ko yung mga Satanic Scud. Damage? Siya. Hindi, Satanic Scud eh. Kailangan mo ng ano, sustain at HP. Tawag dito, stats. Stats pa, di ba? So, wala. Para daw magising ka, Boss Jules, ginalingan daw ni Abit. O, yan. Nagalit na. Nagalit na. Pero sa ngayon, medyo tumigil ang ating bakbakal dahil na siguro na... Ito after talaga, nun, top net si Abit. Liquid nagising, for sure. Sa nangyari na yung Liquid nag... Hindi, wag mo isipin yung magising yung Liquid. Ikaw ang dapat magising na ano. Ah, ganun. Ah, ganun. Sige. Sorry. Yeah. Pasensya ka na. Pasensya ka na. 3 seconds ka, pare. May karapatan na ako ngayon. Hindi na. 3 seconds violation ka eh. Kung may pito lang ako, pumito na ako eh. Hindi na. Hex talaga yung bubuhay niya. Parang, Hex talaga? Maganda naman for Ember. Oo, maganda naman. Hindi ako against. Kaso... Kaso, hindi ako against, kaso. Ito kasi ang iniisip ko. Siya lang carry ng Shopify. Kung titignan mo yung Liquid, ang daming carry. Kaso bottom lane naman dito, mababasag. Sa mga creeps. Ito makakadefend ng walang kahirap-hirap naman dito yung Shopify. So patas na ulit yung laban natin kahit na nabasagan dito ng top lane yung Shopify.
Maganda to, may pang-catch camber, yes. Ang problema naman dito, later on, hindi kaya tumayo ni Lina. Mm-hmm. Dahil yung item nga niya rito, hindi pang right-click. Yep. Pang-catch. So, yun yung downside nung Hex. Pero good speaking side. Speaking of Hex, ganun din bubuhay nung Ember Spirit and then saka siya bibili dito ng Lincoln Spear. Pero kala ko mag-Glepnir upgrade muna siya eh. Ka, pero grabe naman yung ano ba, play-by-play mo ba? Hindi. Akala ko eh, bubuhuelo ka na eh. Wala, hindi maklas yun eh. Akala ko. Isang hero lang yun eh. Alam mo na ya, pag ano. So, Crystalis, masakit na yung 3-balling ngayon. May halong critical na yan. Ito, matchup date guys, natalo po yung Geekslate sa Beast Coast, ano? 1-0 mga kaibigan sa ating Stream A, but there's the toss. Avalanche combination, kaso fully committed yung Tiny, he will use that BKB, pero unahin nila Clockwork, napag-jetpack nga lang guys. Ano ba yung jetpack sa GTA? Nakalimutan ko na, but there's the black hole coming from Saberlight, killing me case process. 80 seconds dead without Tiny. Well played yung trade, ano? Kapalit ng Primal Beast, Tiny. Kanina pa, no? Kanina pa talaga. Ayun, tara mo si Lina. Uli ka, Balbon. Pero nasasaktan pa rin kahit hindi pa damage type yung Lina na yan, ha? Kaso lang, kontrolado din siya dyan. Wala lumaban ni Zai. Masakit yung NP, Sir Jules. Hindi na gamit kinahin yung si Arturito, Masturino. And there's the freezing field. It's raining cats and dogs. Saberlet, wala siyang black hole. Pero Abed, the national hero. Masisave niya pa kaya yung araw ngayon, mga kaibigan. Tignan natin, Abed. Against the world na to, mag-isa, naipit, tinubuan ng ugat, na Sprout, kumaway na lang, guys. Wala silang buyback, lahat ang sakit dun ni Zai. In open yung map nila rito for, Guya, Shopify. Rito. So, ayun na, guys, nakita nyo kung ano yung downside ng Hex. Hindi nga nagamit niya. Hindi niya nagamit. Hindi nga napindot. Oo, may BKB ka, may gripper ka, pero hindi enough para tumayo, makatayo ka sa clash. Kung titingnan mo kanina yung mga Lina nagki-carry pag may Satanic, pag may Skadi, iba eh. Iba. Diba? Sobrang nakatayo ka lang talaga sa clash. Yun yung problema. Pero yes. Ano ha, hindi pa rin Romecta kahit si NP dito, hindi tumipi sa bottom lane. Makakahinga pa yung Team League, Shopify sa part na yun. I mean, ang daming death timer na nabawasan at least, pero ni siya pushing this sa tier 2 tower. Para natakot din si NP, pero tutusin that nga. Push na si ano lang boy. Hindi oh, mo rin kasi alam kung may buyback ba or wala. Yun lang mahirap din dun sa part na yun. Mamaya biglang bumuyback, mapitas pa siya eh. So yung unfinished business, dito nga po na barrack sa top lane, ipupush na ng Team Liquid. But a hookshot, won't connect nga lang dito for Boxy. Gusto lang niyang ilangin, ubingin itong ang kupon ng Shopify. Pero yung trabaho naman nila dito is bumasag lang sa taas. So butas na mga kaibigan, successfully itong ang Team Liquid. But still, this is not over para sa Shopify. Kailangan na mag-perform dito ni Saberlight. Dito muna masusulit dapat yung mga binabayarang black hole talaga, Sir Jules. Yep. Sa ngayon, talagang kailangan on point yung mga black hole ni Saberlight. Kundi, alam mo, nakalabasan na ito. Open yung map nila. As long na buhay si Zai, hindi sila makakapush. Basta-basta. So, 9K advantage. Roshan, in 3 seconds, magre-respond na yan. Shopify na naman ulit. Online na yung black hole. And naka-smoke up na sila dito. Kanila daw ulit yung third rush kung sakali. Pero Nikkei, pining na nila mga kaibigan. Sino yung orange doon? Ito, crit? Blink out, nahuli pa rin, and there's the Hex and the LSA, but the 3-volley. Ito na yung Araro, mga kaibigan. Pero may buyback yung Clockwork na yan. Nagamit yung BKB ni RTZ. Yun nga lang yung masaklap dun for Shopify. Pero will they try na i-take itong si Rosh? Nandito yung isang Chuplets, the Treyans. So alam nila na magro-Rosh na, pero kailangan na mag-group up. Look at split pushing. Nagawa dito ng NP. Kailangan nila mag-react, Boss Jules, dito sa bottom lane. Masyadong makati itong NP para hindi nila pansinin. Kung sakali, magtuloy-tuloy sa bottom. Yan ang mahirap pag may pumupugak. Yan ang mahirap pag may pupugak na ano rin. Pugak gamings lang, no? Sipin mo na sayang yung item ni Lina. Hinaw-shot! Pero dieback yata to, Sir Jules. LSA, Laguna Blade. Di na mabibigyan na sustain that sa dieback. And Flywheel buyback, mga kaibigan. 4v5. Very bad decision dito. But the black hole sa lupa ni siya. Remnant out, kaso lang nabash siya ng konti doon. May disarm a little bit para dito kay Abed. Hindi naman nila mahuli yung Ember Spirit, pero they need to defend. Look at the creep, Sir Jules. Pero nakita nila si Zai. Arturito Masturino, mamamatay pa yata. But the Hex play and the Glepnir. Is it enough? Enough naman ata. Pero may ipit dito si Abed. Mapu-4-stop siya, pero wala na siyang teammate. And Team Liquid looks like
makakakuha dito ng game number one. If ever, walang buyback, Sir Jules. Paano na? Abed versus, I mean, kasama din Saberlight. Wala pang black hole. And just to play it safe, para sure ball lang kunin yung Aegis. Ay, ay, ay. Kaya sana nang gusto mangyari ni Saberlight. Kaso, Nisha with the super pass hands, no? Yup. Makita mo yun? Ganda na sana yun. May hex, pero yun nga, boss. Jules, kinulang na sa damage din talaga si Arturito. So, aganims pa si Mickey. Sarap. Bibigyan niya ba sa teammate niya? Sana all. Tayo na rito. Piling ko, bigyan niya na Insania para walking na to. Ayun na nga, inabot na, nilay up na, guys. Kaya Insania talaga yan. Para walk trip na si CM dito. Dilubyo yan. Dilubyo talaga yan. Nag-gong na lang si Abed, sabi niya, Arto, eh, dinagaw-gaw mo. Yun nga, balikan natin yung Lina Carry. Nasayang kasi yung ilang gold niya sa Hex tsaka sa Dagger. Soba. Eto, Rolling Thunder. Tatry na lang i-delay pero hanggat buhay si Abed, hindi pa tapos yung laban. Na-hookshot nga lang siya dyan. Pero makukuha niya pa yata dito si Zay sa pangalawang balik. Patay dalawang ba? Balik lang yung kailangan yata, Boss Jules. And yun ang nga. Dalawang gulong, dalawang balik by Abed. What a play. Madedelay pa yung laban and ngayon hindi makakabasag. Kaya mo kasi ni Abed, inibin mo, ag sabay overwhelming blade. Diba? Yeah. Pero ang importante niyan, may Aegis pa rin naman, yung Tiny. So pwede sila bumalik anytime. Hintay lang siguro nila si Zai. Ito na yung ating instant trip. Ito yung ano eh, sinkhole. Ayun oh. Diretso sa ano, lababo. Yung black hole, mga kaibigan. Pasok sa lababo. Yung black hole. Hindi pwede maulit yon for Saberlight. Labanan mo pare. Lumabang ka. Akala ko kinukuha ka na ulit eh. Masakit yung ano ko, katawan ko. Patunog yung kilikod mo mamaya. Para magising ka. Baka mamatay ako yun. Uy, pero... Sa paling kita para magising ka. Turang kita. Malugi naman yung ah. Lugi naman ah. Uy, happy viewing kay Dan. Shoutout, Dan. Mimiss na kita, Dan. I love you so much. Alam mo yan. Nalabo. Ano? Nalababo. Ang labo sa lababo nung black hole. Sinkhole talaga eh. Naku. Sakto daw sa gitna ng puno yung black hole. Ay, pag-ibig. Pero buhay pa rin, ha? Feeling ko dumamage na. Pero mahuli niya kaya. BKB gagamitin din. 3 volley mintis. Ayaw dyan pumesto ni Crit. Masakit daw yan masyado. Pero easy remnant out na for Ember Spirit. And immediately magsusmoke. Pero butas yung taas. Kailangan may mag-react. And that's gonna be Saberlight. So wala silang enigma dito kung sakali magaganap yung teamfight since nagde-defend nga siya. Kaso wala naman na atang aabutan. Yung Team Liquid nga po dito. Ganda nun laban, Sir Jules. 44 minutes. 29-29. 13K. Sobrang close. Sobrang even lang ng score natin. In terms of item naman, parang hindi naman matter na. Buyback na lang siguro. Uy, pero ayan na, may na-hookshot. Wala, hindi tumana. Oo, hindi tumana. Shoutout sa mga taga Marikina from Tumana. Ayan. Shoutout na ng tenga ko. Aray. Alam ko na technique. Teka ano? Ano ba talaga? Hoodie. Yan. Oh, di ba? Kaya lang, yolo. Oh, di ba? Pasi Koki dyan. Naging Koki tayo bigla. Ano sinasabi ni Koki? Alimutan ko na. Kore-kore-kore. Pero yun na nga. That's gonna be clockwork. May hex. Medyo risky yung play na ginawa doon, mga kaibigan dito ni Boxy. Down siya for a minute. Pero kailangan nila muna pa-expire nata dito, Sir Jules, yung Aegis muna o laban na to. Kulang eh. Naku, si Zay nagpakita. Pero buti na lang. The more na tumatagal, the more nalulugi ata ang Liquid. Oo. Hindi ko sure. Pero Zay dito, grabe. Super luck item na. Compare mo kay Lina kasi, ewan ko. Piling ata niya, hindi siya carry. Gusto niya mag-utility na. Utility na, sabi niya, bet you got this. Pero dalawa kasi carry sa kabila, Sir Jules. Yun lang, Mackay. Tanggal yung Aegis ni Ate Mackay, mga kaibigan. Pero eto na yung black hole. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa Saberlight. Tres na Laguna. And the squash buckle, tanggal yung 3-strike. And may napitas nga lang sa likod. That's gonna be a crit. Pero na-hold nila.
eto nga si Nisha, pero aabutan pa kaya? Yes, aabutan, pero masyado maraming remnant and nakaganim siya, sobrang bilis mo na hex play dito nga kay Zai with the LSA. Bumawi na nga po, eto nga si RTZ. Will the comeback is real? Na-bash dito ni Abe. That's why hindi siya makapag-lifesteal lang sa Tanic, pero inabot pa rin. Sobrang sakit na damage ng Glepner, pero kulang, wala siyang teammate. Midnight Pulse gagamitin dito ni Saberlight and he's going down kasama si Ate Mackay. Dito nga po, sobrang solid nun in Shopify. Pumupuso pa, Sir Jules. Pumupuso pa. Tutusin naman talaga late game. Enigma, malakas talaga Enigma. Eh, ang problema nga lang sa Liquid, may AD sila kanina, hindi nila nagamit ang maayos. Diba? Kailangan mag-group up eh. Happy fiesta nga pala dyan ha, sa mga tropa, sa parang Marikina. Happy viewing dyan, bossing. Tumalong sila eh, paisa-isa eh. Ang unang sumolo plate dun, si Mackay. Ay, pero sumunod update yung Ember. Pero ito, match update lang guys. Entity nanalo po kontra Bet Boom and the reason daw, TS, TeamSpeak. That was kinda sus. TeamSpeak and the sabi dito ni Abed, that was kinda sus. Suspicious daw, Sir Jules. Sus. It was kinda sus. Tubig muna, para hindi ka kunin. Para hindi ka kunin. Bote muna. Ay, sabi ni Sir Arby, taga dyan ako parang Marikina J. Yun. Ako naman po eh, boss, taga Barangka. Pero yun lang, fly. Hindi nila mahuhuli dun sa part na yun. Pero hindi sumuko si RTC na Hex. Nag-left near the fourth stop. Nisha, lalago na. Pero slide of pace, mahuhold siya lang dito ng... Uy, may dayaan na nangyayari. Nag-brown out sa barangay, Tibay. Pero makapag-out. Hindi mo si RTC lang. Hinabol. Hinabol, Sir Jules. Nasira yung mouse. Pero buhay na kasi si Maki. Medyo delicate yung mga ganung habol. Nisha pa naman yan may slide of pace. And also, Remnant. Masyadong tumatapang si RTC, guys. Kailangan. Sabi niya, Abed is on my back. Masakit ang likod ni Abed ngayon sa game na to. And Saberlight, ito na. Refresher. Ayan ako. Kahit magkamali sa unang beses, ayan sa na pangalawa, ayan, okay lang. Ayan yung pambaliktad. Yung pambaliktad ng laro, yung double black hole for the Shopify. Ang tanong, magagawa ba na maayos? Ito, ayun, no? Four stop. Nas nadadge siya pa yung Laguna. Nadadge yung Laguna, kitang-kita eh, oh. Fuck. Pero yung animation parang delay, no? Tumama, pero sa animation... Ganun hindi naman eh, kahit sa finger. Oo, oh, sa bagay. Hindi, Laguna may delay. Yung finger parang recta yun eh. Hindi, same lang yun, same lang. Parehas lang ba? Madadudge mo na ano yung pace shift yung parehas. Same. Ito, madadudge mo na. Ito pag dinudge mo. Wag. Ano to eh? Itago mo! Naka ano to, automatic. Automatic ba yan? Dulsa mo muna, automatic pala yan. Bumabalik sakit ni Arturito. Oo nga eh, hindi ganyan. Hindi. May sakit ba yan? May sakit yan eh. Hindi yung performance. Oh. Yung ano niya. Yung bigla-bigla na lang... Sumisumpong. Ay, aso. Uy, pero naboset din so dito ng Shopify ah. Rocket player lang. Sama-sama jutsu na kailangan dito, Sir Jutsu. Wala nang pwedeng umiwalay, no? Siguro NP. Ember pwede yan for Team Liquid. Ember, pero sa ano sa Shopify, si Abid lang pwede sumolo. May karapatan sumolo dyan. Ember, NP yung mga pwedeng umiwalay. Pero karami mo yun na suddenly, mababasag na yung second tower sa bottom lane. Lagi daw masakit yung likod ni Abid every game. Kamo, sabi ni Boss Ano. Ano po buhay ni ano? Boss Jack Daniels. Ano ba to? Halo-halo? O ano? Saging kunyelo lang. Hindi mo alam kung anong gustong mangyari ni RTC. Ano ba? Mag-hurricane pike pa nga ata siya. Gusto pang bumili ng ano ba? Hyperstone o Moonshard ba yan? Hindi na alam ni ano dito. O ano ba yan? May plate mail siya. Pwede rin ano? Pwede rin shibas niya. Pwedeng assault. Bahala na siya dyan. Di ba? Uy! 2 seconds. One seconds. Hindi, next time na hindi ko naililigtas yung buhay mo, tignan natin kung sasama ka ba talaga. Hindi. Parang pasama ka na eh. Hindi na, tama na siguro sa lumpas sa likod ni Abed. Hindi kaya kahit sa lumpas. Nahirap na hirap na si kuya mo Abed. Teka lang nga. Nga, kaya naman siya nagpakapi sa atin, tapos kukunin ka lang. Ay, nahuli, pulverize, naku po, si Zayan! Pero kumunek yung LSA, pero RTC, 3-shot, nakapagsatanic na naman. Ito nga pong si Zai, and now, where's the black hole? Refreshes, but, damn!
Avalanche connecting. Nabitaw naman mga kaibigan just in time, pero ubus na yata HP nila dyan. Makukuha nila si Mackay and also yung Crystal Maiden. Buyback para sa mga namatay na heroes in RTC. Nahilo-hilo na, nag-blink out mga kaibigan, pero makakapag-out naman siya dito. Mga boss, Gem is on the deck, pero lugi yata sila dito. Wala saber light, napatay pa sa may 3. Pataas Bonakit 3 plus mga kaibigan, and crit down siya dito ng HP. Meron siyang Ghost Scepter, pero mahuli pa nila sa abit ata. Squash buckle lengthwise, crosswise, pero mapapatay na mga kaibigan ni Mickey. Etong buyback na nga for RTZ. Kumaway na lang, busit na masyado yung Sprout, nabubusit na, wala na, kinukuha ka na ni Lord Sir Jules. Pero eto na, natutuloy yung laban dahil nga si Mickey. Walang buyback, sakali, walang buyback, pero dieback na si RTZ. Uy, mga kaibigan, lalaban pa kaya. Hookshot play, may Lotus Orb, wala sila magagawa. It's abit na lang versus 4 players. What went wrong? Hindi mo yata napanood, pero itinawag na nga yung good game. 0-3 ka na. Na-interrupt kasi yung ano, Enigma sa middle lane. Natagalan, kahit na refresh. Kaya naman eh. Anong nangyari? Hindi siya naka-BKB agad after refresh. Yung unang black hole niya, natumuloy naman, kaso yung buhay niya gumagahapang. Hindi, delay kasi yung ano, yung avalanche eh. Parang pitik-pitik ka dun eh. Hindi ka talaga makapag, ano dun eh, makakagalaw eh. Pero yun nga, medyo nahuli lang yung BKB, yes, ni Enigma. Kung sayang, hindi, double black hole sana. Sayang yung, para saan, sayang yung performance ni Abid. Sobra. Grabe, Abid, talagang pinapakita lang niya na talagang isa siya sa mga one of the strongest mid-laners. Mid-laner, diba? Sabi nga na RTC, kung papakawalan pa namin si Abid, eh, ano na, parang lokohan. Kasi si Abid daw yung pinaka-best mid na nakampi niya, sabi niya. Yep. So, yun na nga, guys. Ano standing mo? 0-3 ka na. 3-0 na ako. So, yun na nga, guys. Tingnan natin kung makakabawi. Kaya naman eh. Potential comeback na sana. Kaso lang nabitin lang ng sobra. So, balik tayo sa game number 2. Don't go anywhere dahil magbabalik kami. Promise, dagger out. Peace.